Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, halika, umawit muna tayo. Pari sukat, pari haba, tat sulok, jamante, bilog bilu haba, bilog bilu haba, bituin at puso. Nagustuhan ba ninyo ang awitin? Tungkol saan ang ating inawit? Tama! Naaalala pa ba ninyo ang mga hugis? Sige nga, subukin natin! Nasaan ang hugis bituin? Parihaba. Tatsulok. Biluhaba. Bilog. Diamante. Puso. At parisukat. Magaling! Maaari ba tayong makabuo ng isang larawan gamit ang mga hugis? Tama! At iyan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa Art is all around and is created by different people. Sa araling ito, matututuhan mo kung ano ang kahulugan, elemento, at kahalagahan ng sining. Handa na kayo! Tara, sinatin! Nakikita ba ninyo ang iba't ibang hugis sa larawan? Saan inihalin tulad ng gumuhit ang mga hugis? Tama! Dahil ang sining ay anumang gawain o likhang pinagbuhusan ng husay o talento na matatagpuan natin sa ating paligid. Ito rin ay isang medium o paraan upang maipahiwatig natin ang ating nararamdaman sa mga bagay na kapalibot sa ating buhay. Bukod sa mga hugis, may ibang bagay pa ba na maaaring gamitin upang makalikha tayo ng isang sining? Tama! At ito ang tinatawag nating mga elemento ng sining. Ito ay ang mga pangunahing sangkap o bagay na mahalaga upang makagawa ng isang likhang sining tulad ng linya, hugis, kulay at tekstura. Ngayong alam na ninyo ang mga elemento ng sining, alamin naman natin kung paano ito ginagamit sa paglikha ng isang sining.
Kaya din ba ninyong gawin ang likhang sining na pinanood natin? Tama! Dahil ang sining ay isang gawain na pinagbuhusan ng husay o talento ng isang tao at bawat isa sa atin ay may taglay nito. Ito ay maaaring magmula sa ating imahinasyon o malikhaing pag-iisip. Alam ba ninyo ang tawag sa taong gumagawa ng likhang sining? Artist ang tawag sa mga taong gumagawa ng likhang sining. Gusto ba ninyong maging isang mahusay na artist paglaki ninyo? Magaling! Lagi nating isaisip na ang sining ay anumang bagay o gawain na pinagbuhusan ng husay o talento ng isang tao. Ito rin ay maaaring makita o matagpuan saan man tayo naroroon. Huwag din nating kalimutan na ang mga elemento ng sining ay siyang pinakamahalaga upang makagawa tayo ng isang likhang sining. At panghuli, ang sining ay isang mahalagang medium o paraan upang maipahiwatig natin ang ating damdamin sa mga bagay na kapalibot sa ating buhay. So there have it! We hope you learned something! Thanks for watching!